Hi guys, this is Vince and welcome back to my channel. In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-print ng picture in Centerboard para makapag-put up kayo ng maybe if you wanna put up a printing business, you can do so at pwede nyo itong i-offer sa inyong mga clients or guests. And also, you can be creative with this. Pwede kayong maggawa ng rectangular na pad. Or you can be creative and you can do other shapes. And for this one, I'm showing you a hexagonal na photo printing centerboard. So, paano ito ginawa? I'll show in this video and let's get started. Alright, so ano ba yung mga kailangan natin para mapag- create tayo na prints ng centerboard. So first, syempre kailangan natin na centerboard. For this purpose, I'm using an A4 centerboard kasi nga yung size ng ating print is gonna be an A4 size or 8 inches by 11.5 inches. Okay? So that's first. And pangalawa, syempre kailangan natin ng photo paper. Okay, so that's second. The third one is gonna be the cold laminating film. Ito yung nagpapa-waterproof doon sa ating prints. Without this one, guys, hindi magla-last a lifetime yung ating prints. So that's third. And of course, kailangan din natin ng Velcro. These are Velcro straps. So, sa ibang mga gumagawa nito, guys, they are using double-sided tape for mounting. But in for my purpose, for this one, I'm using a Velcro strap kasi kapag yung client mo na bumili ng prints, didikit yung picture sa wall at medyo tabingi. Pag ang ginamit mo kasi ay double-sided tape, tendency is pag ni-remove mo siya sa wall, magkakaroon na siya ng dumi doon sa tape at possible na mahuhulog na yung print in time. For this one, pwede mo siyang tanggalin. Kapag tabing yung picture sa wall, tanggalin mo lang siya since it's a Velcro nga, Velcro straps, and then you just i-adjust mo lang yung kung tabingi man sa left or sa right. So, it's better to use Velcro strap. Okay? You also need a cutter para makat natin yung ating centerboard. And also, for your business, para mayroon kang, para malaman ng customer mo yung brand mo, nag-create rin ako ng parang business card na sticker din na ididikit natin doon sa likod ng ating prints. So it looks like this. Okay. So now, ituturo ko na sa inyo kung paano i-print yung picture. So of course pala guys, bago tayo mag-print, kailangan natin ng printer and I'm using Epson L220. Marami namang brands dyan ng printer, may Canon, Epson, Brother. It's really up to you, depende sa budget nyo. This one is only an A4 size, maximum na yung A4. But on the next year, I'm planning to get a Epson din, pero wide format printer na siya. Makakaprint na siya as wide as 24 inches and as long as 60 inches. So that's pretty big. At para mag-upgrade na yung business natin. And of course, kailangan natin ng laminator. Ito yung, again, di ba kanina, kailangan natin ng cold laminating film. Ito namang laminator siya yung magla-laminate ng film doon sa print natin. And of course, kailangan natin ng computer para ma-print natin yung ating pictures. So, I'll take you now to Photoshop para makita nyo paano ako mag-print ng picture. Alright, so ito na nga yung Photoshop natin. And then, let's just open one picture. So, nabanggit ko pala kanina na ang print natin is A4 size. So, in Photoshop, let's create a new document. And make sure it's A4. And I'll use landscape orientation. Create the document.
And then of course, drag and drop lang natin yung picture natin. I-adjust lang natin. Like so. And then, of course, Control P to print. Choose natin yung landscape na layout. Tapos, print settings. Make sure it's A4, landscape. I'm using glossy paper, but sa print guys, I always use Epson matte. At may reason ako dyan. And then, quality is high. And then click OK. If you're happy with this, I think I'm gonna move this a little bit up. And then if you're happy with that, just hit print. Alright, so nasend natin yung print job sa ating printer. And let's just wait na matapos yung print dito sa ating Epson L220. So ito na nga yung output ng ating print. So as you can see, napakaganda ng quality. So, bago natin to idikit dito sa ating Sintra board, kailangan nating i-laminate ito to make it waterproof. Okay? So again, we will be using the cold laminate. Ito yung itsura niya. Yung sa likod. And then, gagamitin na natin yung ating laminator. So, all you have to do is to insert this right here. Like so. And then, ipipi lang din natin siya. And then, ilalagay na natin yung ating picture sa ating cold laminating film. So ito na yung itsura ng ating picture after nating ma-laminate siya ng ating cold laminating film. So again, ang gagawin natin ngayon is ididikit na natin siya dito sa ating Sintra board. So una, hanggalin na natin to, yung pandikit sa likod. And then, peel off the sticker. And then make sure na straight yung pagkakadikit natin sa ating Sintra board. At para maidikit na natin siya dito sa ating Sintra board, gagamit tayo ng squeegee para ma-press natin yung ating picture at para matanggal yung bubbles. So, slowly lang natin gagawin. So, ayan. Ito na nga yung ating picture in Sintra board. So, syempre, meron tayong mga rough edges. Kasi hindi borderless yung ating printer. And also, may mga sobra yan ng laminating film. So, kailangan natin yan i-cut. And that's why we will be using this one, yung ating cutter. So, meron na akong setup dito. Meron tayong mat, ruler, and syempre yung ating cutter. All you have to do is i-cut na natin yung edges. Napakaganda ng pagka-cut.
just make sure lang na matalas yung gagamitin yung cutter. Yan. So, bago pa lang lahat, bago natin to ibigay sa customer, didikitan lang natin siya ng Velcro sa likod para nga for mounting. So, ayan, so ganyan lang kadali mag-print ng picture in Sintra board. At meron na rin itong Velcro sa likod for mounting. Alright, so ito na nga yung ating finished product na photo print in Sintra board. Again, meron na rin siyang Velcro sa likod for mounting purposes. Then again, yung ating business card for branding purposes para malaman ng ating guests or clients kung sino tayo. And of course, nabanggit ko kanina, laminated dito ang ating photo print. So, let's test. Meron ako dito ngayong alcohol. Ang purpose nung laminating film natin is to make it waterproof. And I'm using now an alcohol to see if totoo siyang waterproof or alcohol proof. So, ayan. Let's just wipe it off. So, ayan. Waterproof nga siya. So, it's guaranteed to last a lifetime. Alright, so kung nakatulong naman ito guys yung video na ito para mag-build up tayo ng sarili yung printing business, don't forget to hit the subscribe button and also click on the notification bell para ma-notify kayo sa next video natin. So, that's it. Kung may mga tanong kayo, just click or just put it in the comment section below.